welcome po sa ating Ekklesia in the Home, 8 o'clock habit. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ekklesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. Ang isang church po, ito ay ako, ikaw, siya at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. Hello po, brothers and sisters. Salamat muli sa inyong pagsama sa amin sa Bible study natin ngayong gabi. Sana po marami tayong matutunan at as we learn more about the Lord, sana lalo tayong ma-inlove ano po sa Panginoon. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa iyong pagmamahal sa amin. We just are so grateful, O God, for all you've done in our lives, for your goodness, for your love, your providence, your protection, Panginoon. They are so boundless and limitless, Panginoon. We just want to honor you today and thank you, Lord God, for everything you've done. Our prayer is that sana yung mga buhay din namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, salamat dahil nagpakilala ka po kayo sa amin. Thank you for choosing us, O God. And we just want to honor you again and give us wisdom today. As we share your word, sana po lahat po kami maintindihan po namin ang iyong salita. At may apply namin sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Mon. So last week, ang pinag-usapan natin is yung qualification ng deliverer of good news.
sabi natin wanted, no? Many vacancies, no? Mm-hmm. Oo, unlimited compensation and benefits, yan, no? And konting recap lang po, ano, mga kapatid, yung mga apostles, no? We said whatever profession they had, no? Usually, fisherman halos lahat sila. They left all their occupation to follow Jesus, no? Okay, and then we said that they are not perfect, but God chose them. Sige nga mo, ano mo nga yung chose, kasi yung end, not perfect, eh, no? Okay. Courageous, hardworking, obedient, servant's heart, enthusiastic. Ayan, okay. Not so, perfect. Not perfect. Pero, marami naman silang qualities na, sabi nga ng Panginoon, eh, unique man, no? Each one has a contribution, no? Okay. And then, we said, there's so much love that they have for the Lord, no? It's really unconditional, which lead them to fulfill their mission with undivided focus. Mm. Ano pa? Unconditional love. Okay, ano pa? Unwavering faith. Mm-hmm. Unstoppable work. Iyon. Unequal service. Ayun, ang galing, no? Talagang they gave everything, no? They left everything, and then when they went to the mission, they did everything, no? For love, for the Lord, ano? So, ganun naman, diba, deliverer of good news yung pinag-usapan natin. Ano ba dinideliver nila? The good news, no? Tama ba, Mon? Good news? Ano ba itong good news na pinamamalitan itong mga disciples na alam mo yung hanggang sa point na nang mamatay nang dahil sa'yo, di ba? Parang ganun yung team song ng mga disciples, brothers and sisters, no? Very, they are into this mission and into this good news. Kaya sinare naman nila sa lahat ng mga tao. Including the doing of the miracles, healing of the sick, no? Driving out demons, and so on. Okay. So, alam mo, mas magandang pag-usapan yung good news kung alam mo muna yung bad news. Mm. Kasi makukompare mo, eh, no? Makukompare. So, pag-usapan natin yung bad news. Yung, meron dun sa Romans 5, no? Ang sabi doon, by one man's disobedience, we have become sinners. Alam mo yan, no? Okay, so sabi doon, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. For as by one man's disobedience, the many were made sinners. Kilala mo yung one man? Si Adam. Adam, siya yung pinakauna, no, na na-create naman, yon. Kaso nagkasala, no? Nag-disobey. Anong dinisobey niya? Yung kinain yung apple at saka yung apple ba yun? Yung fruit. Apple. Fruit. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yon. So, dahil doon, whether we like it or not, when we are born, parang kasama dun sa bloodline lahat natin tayo. Yung dugong may kasalanan, ano? Oo, yun. And God hates sin. God hates sin kasi He is a holy God, no? He is a holy God. So, sin separates us from God. Tama? Oo. And the wages of sin is death. Sabi, ano ba yung wages? Yung sweldo ba yun? Oo, the consequence of sin is death. Yan, oo nga. So, yun yung bad news, no? Dahil sa isang tao na nagkasala, lahat na tayo naging makasalanan, no? Dumaan na sa dugo natin yung kasalanan. Ngayon. So,
sige lang, no? So, pinaalis sila sa Garden of Eden, no? Mm. Sabi nila, sige, okay. Go, toil, no? Kung trabaho kayo, go and multiply. Well, meron naman itong ginawa ko na creation na they will be subject to you. Mm. Food, ay yung, ano ba, every creature, every living thing, no? Mm. Oh, para despite of that, habang pinanunood ng Lord ng mga tao sa mundo, anong nakita niyo mo? Basahin mo nga sa Genesis 6:5. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, mm-hmm. and that there every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Oh, sige nga. So, the Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. Naku, nagsisi na ng Lord ba? Bakit ko pakrinig itong mga taong ito? Grinigrip nila yung puso ko, and my heart is already filled with pain, sabi ng Lord. Hindi naman ito yung intention ko for men. Uh-huh. Naman ganyan, ano? So, anong sabi ni Lord sa verse 7, Genesis 6, 7? So, the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. Ako, nagsisi. Nalungkot din ako doon. Nagsisi na tuloy ang Lord. But, meron sa verse 8. Anong sabi doon sa verse 8? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Yun, yun. Buti na lang may isa naman na medyo, hindi rin siguro perfect, pero God found favor in Noah. So, sabi ng Lord, okay, sige, let's start again. Now, start again. And we will wipe out lahat except itong si Noah at yung nga sinabihan niya nga si Noah na family, yung family niya, and magdala ng every kind of animal by pair, male and female, ganyan, dalhin sa ark, no? Pinagawa niya si Noah ng ark. Tuloy yung mga tao pinagtatawanan si ano, no, si Noah. Tapos kasi sabi ni Noah, rain will come. Eh noon, hindi naman nila alam kung ano ang rain mo. Hindi pa nila alam kung ano, what is rain. Yun. So, Noah built the ark just as God commanded him in Genesis 6 and the next verses. And Noah and his family and all the animals took refuge doon sa ano. There was rain for 150 days. Hanggang na-wipe out all other living things as God planned, as God said, no? Yun. So, ito na, second chance. Second chance. Pero, ano ngayon? Nagbago ba? No? Actually, after noon, no? Nung nag-promise pa nga si Lord kay Noah na pag I will not destroy mankind again with flood. No, sabi niya, and pag may nakita kang rainbow mo, yun na ang ibig sabihin. Sabi niya, pag nakita natin yung rainbow na yan, at sabi rin ni Lord, pag nakita ko yan, no, whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. Yun, buti na lang, no, na, thank you Lord, natuwa si Lord kay Noah kasi nag-offer siya ng offering at natuwa ang Panginoon sa kanya. Ngayon, did people stop sinning? Hindi pa rin. Oo nga. So actually, ang daming pinadala ng Lord, ano, ng mga prophets, nagpadala rin siya ng mga laws, even people who were called righteous or a man after God's own heart. Medyo na nagkamali rin. Oh, sige. Sample ka tayo dyan. Ikaw na. Magsabi ng mga examples. Si Abraham. Genesis. Abraham lied about Sarah that he is his sister to Abimelech.
King of Gerard. Abimelech. Nako, nagkasala. Sino pa? Si Jacob. Jacob stole Esau's birthright. No, yung alam natin yung story na yan, no? Na nagkunwari siya si Esau, no? Yun. Ano pa? Si Moses. Si Moses. Moses kills an Egyptian. So, yung sin nandun, no? Oh, even yung sa Israelites na pinili nga ng Diyos, yung Egypt din, kinawawa rin si ano. So, marami pang nangyari. Pati si David. After God's own heart. After God's own heart. God's own heart. Nabubulol na. Oo nga. So in short, no, sorry po brothers and sisters, mahaba-haba po pag ikuwento natin lahat yung buhay ng mga naging, they found favor sa Panginoon, pero nagkulang pa rin. No? All have sinned and fall short of the glory of God, sabi nga sa Romans 3:23. So yun yung bad news. And it grieved the Lord na nagkakasala yung mga tao despite the many chances na He has provided. Okay mo, nalungkot na tayo, maluha-luha na tayo. So, punta na tayo sa good news. Good news na. Good news na tayo. Okay, so ano ba yung good news? Doon po tayo sa Romans 5. Ano po? Romans 5, 1 hanggang ano yata yun? Hanggang 11. Yan. Sige nga mo, basahin mo nga muna itong Romans 5. Romans 5. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, but because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yun. Ang daming good news doon, ha? Ang daming good news. Pero mamaya natin, isa-isahin yung good news na yan. Ano muna, basta ituloy ko lang doon sa Romans 5:6 naman, kung mag-umpisa. For while we are still weak, no, at the right time, Christ died for the ungodly. No, ito na, nagplano na ang Diyos na pupunta na si Jesus to die for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous man, no? Though perhaps for a good person as one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. No? Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, dami niyang good news. Amen. We will also rejoice through our Lord Jesus Christ, through whom we now have received reconciliation. Amen. No? Ang galing, no? Good news po ito, brothers and sisters. Kasi dati grinigrieve natin yung Panginoon. Ito, minsan ang grief. Kasi siya na mismo. Siya na mismo ang pumunta, no? Para buwis yung buhay niya. Meron tayong verse na sinasabing, He is a just God. But He has also become the justifier. The just God became the justifier ng kanyang sinners. So, ng mga sinners, no? So, ulit, no? Doon sa Romans 5:1, no? We have been justified by faith. Una, good news. Faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Second good news, no?
We obtain access by faith into this grace. Grace is this overall thing na nangyari, the finished work of the Lord Jesus. Amen. And then we rejoice in the hope of the glory of God. Amen. Yung sinasama ng loob dati ng Panginoon na sin, which in the past, nag-offer pa yung mga tao ng mga sin offering para mawala, no? Dito minsanan na. Jesus became the Lamb of God who took away the sins of the world. By one man's disobedience, Adam, nagkasala tayo. We were all sinners. But by one man's obedience, we have become righteous. O, diba? Ang galing naman. No, so, sabi ko nga nina, no, ano yung mga yun? We were made righteous. Good news number one. Because of what the Lord Jesus has done, He died for us. His obedience to the cross made us righteous. From sinners to righteous. Tama, no? So, yun, meron ngang verse na, ano bang ibig sabihin ng I am the righteousness of God in Christ. In Christ. Second Corinthians. Oo. So, parang binigyan ka ng robe of righteousness. Mm. Ngayon, pag nagkakasala tayo, ang nakikita na ng Panginoong Ama is yung sacrifice ni Jesus. Sabihin ng Panginoong Ama, nako, my son died for this already. Hindi naman pwedeng i-punish na naman. Ina-punish na nga si Jesus doon, no? So, ibig bang sabihin mo, libre na tayong magkasala kasi total, namatay na si Jesus para sa lahat ng kasalanan? Hindi naman. Tama, hindi naman. Kasi pag nasa iyo na ang righteousness, sinuot mo na yung robe of righteousness, ang laging naiisip mong gawin ay righteousness. Hmm. Minsan, sabi mo, siguro, meron pa rin man's desire, whatever. Yung thoughts. Pero, we can always go back, Lord, please forgive me. Then recite again, I am the righteousness of God in Christ. Kasi nga, there is a transformation that happens when we receive the Lord Jesus Christ in our lives. Bakit? Kamo? Aside from robe of righteousness, binigay pa sa iyo ni Lord ang Holy Spirit. Amen. Na siya na ang kasama mo para to lead you into this righteous life. Amen. Oh, kasi hindi natin kaya tayo lang. Mm-hmm. No, hindi natin kaya with our human capability to be righteous. So, Jesus made us righteous, cleansed once and for all, and then the Holy Spirit comes. Siya yung ating kasama to sustain that righteousness. So, we were also freed from wrath ng Panginoon. We are forgiven. We are, we have peace with God. Sabi doon kanina, no? We were justified by Jesus' blood, no? Ano pa pagkakaiba ng forgiven sa justified mo? Ang naaral ko is, yung forgiven, sige, forgive na kita. Mm-hmm. Pero alam mo, may guilt ka pa. Oo. So, iba yung sin, iba rin yung guilt. So, dito sa ano, sa justification, even the guilt is removed. As kinuhas if you did lahat sin ng guilt ni Lord. Iyon. So, Jesus died for your sin, Jesus died for your guilt, no? So lahat, no, lahat ng kasalanan and guilt, Jesus died because we have been justified. Kasi pag na justified, you don't deserve any punishment or any wrath from the Lord, no. We are forgiven, we have peace with God. At dahil doon, we are also reconciled, no, to the Lord na. So dun sa Romans 8 sabi, we can call the Lord as Abba Father. Basahin mo nga itong pang-apat na good news mo. So, yung good news one, ulitin ko lang, we were made righteous. Righteous. From sinner to righteous.
We were forgiven. Forgiven. We have peace with God. No? We were justified. No more wrath, no more guilt. Amen. No, and the punishment of sin, no more. No, I will remember your sins no more. No more. Ito namang four, anong sinasabi dito? Through Him, we have also obtained access by faith into His grace in which we stand. Yun. Ang grace ay? Undeserved, unearned favor. Favor of the Lord of God, no? Ito yung talagang yung buhay na binuwis ng Panginoon. Amen. So ito pinag-uusapan, grace is not just being kind or nice or gracious. Hindi po yan. Grace is a person. Grace is the Lord Jesus giving everything, all out. And we have access to that grace. Parang yung sinasabi kahapon na sa Bible study rin natin na grace is available to all. Amen. But grace happens only when it's accepted. No, parang may pagkain dyan, available sa lahat. Pero kung hindi ka kukuha, edi hindi ka nag-benefit. Hindi. Ganon. Parang ganon ang grace. Grace is given to all. Pero kung hindi mo i-accept, andyan na. Free. Free pa yon, ha? Free gift. Pero kung hindi mo embrace yung grace na binibigay ng Panginoon sa'yo, then, hindi ka mag-benefit dyan. Wala yung eternal life, no? Wala yung nag-perish, no? So, this overall work of the Lord Jesus is called grace. And He is grace. Okay. Yun. And then, sabi dito sa 5, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Minsan talaga hindi lang siguro natin talaga naintindihan kung gaano katindi yung power na meron tayo because of the Holy Spirit, no? This is God's love poured out into us through the Holy Spirit, no? We have access to, di ba nga, may pinag-usapan pa natin, we are co-heirs with Christ, we are children of God, doon sa Romans 8 dyan, ano, pero dito yung Romans 5 lang muna, mapupunta rin tayo ulit dyan. And talagang full package mo. Full package. Yeah. And the Holy Spirit is with us. And this Holy Spirit is a God who is directing our steps every day, comforting us. Lahat binibigay, no? Wisdom. Kaya may mahihiling pa ba tayo sa Panginoon? The just and the justifier? Hindi na. Oo, meron pa ba? Minsan, hindi lang po natin nare-realize na yung blessing, yung grace na binigay ng Panginoon sa atin ay talagang unconditional. We never deserve it. Amen. But God, in His love, in His goodness, He wants us to be close to Him. He wants us to have an intimate relationship with Him. Kaya niya ginawa ito. Kasi, di ba, kanina pinag-usapan natin, tayo, nag-grieve siya talaga. His heart is in pain kasi nagkakasala ng patuloy yung mga tao at nalulungkot siya na anong kinaihihinatnan ng kasalanan noon, di ba? So, yon. Okay, and ito yung maganda mo. Saan mo nga? Romans 5:17. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Amen. Tama yan. So, ano daw, no? We will reign in life because we have received the abundance of grace, we have the free gift of righteousness, eh, ang masaya nga naman ang buhay na yan, ano, we will reign in life. No, sobrang matindi itong mga regalo ng Panginoon sa atin. Everything is free, no, and do we even know that we have all this, no? Parang pinamanahan ka, o kaya binayaran yung utang mo, may utang ka sa Lord, mga kasalanan mo, halimbawa,
worth $10,000. Hmm. Ang binayad ni Jesus, $1,000,000. Oh. Grabe. Diba? More than, no? More than. More, no. Far, far, far beyond what we can think or even imagine, no? Hmm. Grabe naman. So, dapat brothers and sisters, masaya tayo, ha? Mm-hmm. Ay, grabe Amen. Naman itong mga blessing ng Lord sa atin. So, sabi nga, what is man, O God, that you are mindful of him? You crown him with blessings, no? You surround him with favor as with a shield, no? Amen. Sa Psalm 5:12 naman yun, no? Ang tindi, no? See, the Lord can wipe us out. He has done it. Kaya naman yung gawin yun eh. Pag nagsawa na sana siya, no? Pero, love. Oh. Love na naman. Love na love na talaga tayo. Siguro si Lord, yung meron lang isang magpasalamat, no? Tungtungan na naman siya. Meron lang isang gumawa ng tama in His name, no? Tungtungan na naman siya, ano? Parang simple lang ang kaligayahan ng Lord. Oo. Oh. Parang maliit na bagay lang, no? Maibigay. Konting thank you. Masaya na si Lord, ano? Hindi naman pumipili si Lord. Tsaka wala din naman tayong maibigay na regalo kay Lord. Kasi ano naman, meron siya lahat, no? So, just our thank you, just our remembrance of Him. Grateful heart. Grateful heart. Just yung time we have time for Him, na mag-pray, kausapin siya, and masambit man lang natin, Lord, thank you, ah, Lord, I love you. Kuro, sobrang tuwa na ni Lord, no? Simple lang yung kaligayahan ni Lord. Brothers and sisters, hindi po natin kailangan ng super effort. Sabi nga dito, tanggapin lang natin si Jesus as our Lord and Savior, no? We can rest and we can reign in life. Amen. Tama mo, no? At yung meron pang hope. We have hope to share in the glory of God. Yun. At balang araw, no? I think na-enjoy na natin ngayon eh. Yung glory of the God, no? Pero meron pang pangako. Yung glory of God na yung glorified body. No, wala nang sakit, walang iiyak. No? Marami po yan. New creation. New creation na tayo, no? Okay, so, yun ang magandang balita. Amen. So, good news. Good news talaga. Gospel. Ito. Kaya naman pala, itong mga apostles, naku, lalo na rin, hindi natin naikwento si Apostle Paul, ano? Pero talagang napakatitinding revelation din ang binigay ng Panginoon kay Apostle Paul, no? Talagang deliverer of good news din si the Apostle Paul. And ito nga, sa Roman, siya nga pala yung nag-deliver nitong good news doon sa mga tao. So, I do not wonder why itong apostles can give their own life. May hope of glory pa eh. No, okay. So, yun. I think simple lang naman ang ating response dito, Mon. Ano? Oh, nabigyan ka ng good news, hihindihan mo ba? Hindi na. Tatanggapin mo, di ba? Tatanggapin. Good news nga eh. Bakit mo hihindihan, di ba? So, embrace the good news, which ang response sana natin is yung accept the Lord Jesus as our Lord and Savior and let Him be the King of our lives. Ano, Amen. Brothers and sisters? Brothers and sisters, i-reflect nyo po sa sarili nyo po kung hindi niya pa po natatanggap ang katotohanan ito at hindi niyo pa po natatanggap that the Lord is our Lord and Savior, that Jesus died for us, for our sins, so that we may be forgiven, we are justified, we are redeemed, no? We have become the righteousness of God in Christ, no? Kung di pa po ninyo natatanggap ang Panginoong Jesus, may chance pa po tayo, no? Na gawin na po natin ngayon, natanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, okay? So, anong pangalawa mo? Reign in life by putting on the robe of righteousness. Oh, kasi bakit ano put on the robe of righteousness? Kasi nga we can be slaves to sin again. No, kung hindi natin 'yan ipuput on yung robe of righteousness kasi madaling maswi nga
yung inclination nga ng man. But if we have this robe of righteousness from the Lord Jesus, then we can reign in life. Hindi tayo aburido, hindi tayo depressed, kahit anong circumstances. Diba, nabanggit din kanina mo na ano, we rejoice even in our sufferings, mm-hmm. no? Because Amen. Knowing that sufferings produce endurance produces character, and character produces hope, no? And hope that does not disappoint or shame us, diba? Okay, so ano pang isang napaka-importanteng gawin? Obey the Holy Spirit. Obey. Promptings. Correct. Obey the prompting of the Holy Spirit. And let's be deliverers and sharers of the good news. Deliverers of the good news to others. Huwag naman po nating sarilinin itong magandang balita po na ito, no? Kasi kailangan malaman ng mga tao to. Amen. Kasi po, pag nalaman mo itong mga katotohanan to, magkakaroon ka ng yung inclination mo ngayon, yung default mo is to live a righteous life. And if you are living a righteous life, you will have life into the full. Diba? One time, na-discuss po natin dito lahat ng blessings ng mga righteous. No? Amen. Yun po, yun, you will reign in life because you are righteous. The righteous are crowned blessings. The righteous are surrounded with favor as with a shield. No? The wealth of the ungodly will eventually go to the righteous. Amen. No? I have seen the righteous, they will never be hungry, no? Even in famine. Even in famine. Yan, ano pa. The righteous have many afflictions, but God will deliver Amen. Him from them all. O, diba? The righteous. So, magre-reign po talaga tayo sa life because of this righteousness that the Lord has given to us. Yun na laging default mo. I'll do the righteous. Kaya pag nagkulang ka, nagkamali, it's always, we can go back to the Lord Jesus. Lord, pasensya ka na. No? Tulungan mo ako na magawa yung tama. Ganun, we have this intimate relationship na sa Panginoon. At sabi ko nga po, let's not sarilinin yung good news na ito. Okay, kundi i-share din natin sa iba. So, again, wanted deliverers of this good news, no, many vacancies. Okay. Okay, sige. Awit po ulit tayo ng kanina. Ang ganda ng awit natin. Totoo naman, no? Anong sabi natin? Kay sarap umawit, awiting makalangit. Mm-hmm. Diba? Kasi may galak, may tuwa, may ligaya, no? Mula nang si Jesus ay makilala. Mm-hmm. No? Ngayon naman, kantahin natin yung banal mong tahanan. And let that be our prayer na, Lord, sige, gawin mo nga akong banal mong tahanan. Maghari ka nga, Panginoon, sa buhay ko, Holy Spirit. Ikaw nga ang magdirek sa akin. Yun po yung ating prayer po. So, samahan niyo po kaming umawit ng banal mong tahanan mamaya ng konti. In the meantime, brothers and sisters, may God bless you and keep you and protect you, and may you really accept and enjoy the good news that God has given us. God loves us all, brothers and sisters, and we just want that may God's grace be upon us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oh,
don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. God bless po.